Welcome to Kabbalah Podcast, the Filipino version, episode 6, ang kasaysayan ng mga pagnanais o desires. Bilang pinakadiwa na ating paksa sa ngayon na ating hihimayin ay ang mga sumusunod. May limang antas ng pagnanais o kagustuhan. Pagkilala sa kasamaan bilang kondisyon upang madiskubre ang lumikha. Ang punto sa puso o point in the heart. At ang panghuli, ang intensyon bilang pagpapasyang puwersa ng buhay. Ang kasaysayan ng kasangkatauhan ay tumatakbo sa isang pagkakapareho sa kwento ng mga hangarin ng tao at kung paano ito nabuo. Ang paghahanap ng mga paraan ng pagtupad sa ating mga hangarin ay tumutukoy sa bilis at direksyon ng ebolusyon ng sibilisasyon at tinutukoy kung paano ito sinusukat ang pagunlad. Ang episode na ito ay nagsasaliksik sa pagunlad ng mga hangarin ng tao mula sa mga pangunahing pangangailangan hanggang sa pinakamataas na antas, ang pangangailangan para sa espiritualidad. Maaari kang magsimula ng isang seryosong pag-aaral ng Kabbalah pagkatapos lamang na makuha mo ang pangangailangan iyon. Ito ay ang daan sa pag-unawa sa tungkulin ng lumikha at sa sarili nating tungkulin sa mundo. Unahin nating tingnan ang limang antas ng mga hangarin. Ang listahan ng mga nagawa ng sangkatauhan ay kahanay sa isang listahan ng mga hangarin nito. Ang pagnanais ng mga tao na maglipat ng mga maraming kalakal sa mas mabilis na paraan ay naguudyok na mag-imbento ng gulong. At ang pagnanais ng mga tao para mamuno at manakop ang nagtulak sa pag-imbento ng kanyon noong panahon ng Middle Ages. Habang lumalaki ang kolektibong pagnanasa, ay umuunlad ang mga sibilisasyon. Ang Kabbalah ay hinahati ang buong komplikadong mga pagnanasang ito ng tao sa limang antas. Unang antas, pagtugon sa mga pangunahing likas na hangarin tulad ng pagkain, tirahan at pakikipagtalik. Ikalawang antas, pagsusumikap para sa kayamanan. Ikatlong antas, pagnanasa sa kapangyarihan at katanyagan. At ang ikaapat na antas, pagkauhaw sa karunungan. Ang ikalimang antas, ang pagnanais ng espiritualidad. Sa sandaling ang labis na pananabik ay nagkaroon ng katuparan o kapunuan. Gayunpaman, isang pakiramdam ng kakulangan o emptiness ay lilitaw, na kung mas umuulit ang proseso, mas lalo ang isang tao ay nakukumbinsing tanungin ang resulta ng mismong proseso ng kapunuan at kakulangan. Sa sandaling sumuko tayo sa paghahanap ng katuparan sa ating mga hangarin sa isang antas, ay susubukan natin ang parehong proseso sa susunod. At kapag ang mga pagnanasa ng unang apat na antas ay napatunayang hindi kayang bigyan ng pangmatagal ang katuparan, ay magsisimula tayong magtanong na, mayroon pa ba sa buhay kaysa paghabol sa material ng mga bagay at katayuan sa lipunan? Kung mangyayari iyon, ay magsisimula tayong maghangad ng espiritualidad. Sa Kabbalah, ang estado na ito ay tinatawag na ang paglitaw ng punto sa puso o ang point in the heart. Ang pagkilala sa kasamaan at ang paghahayag ng kabutihan. Sa nakaraang episode, pinag-uusapan natin ang pagkilala sa kasamaan. Yun ay, ang pagkilala na tayo ay mga egoist na kumikilos lamang sa ating pansariling interes. Sinabi natin na kung isasaalang-alang natin ang ating estado bilang ganap na masama at ang kanyang estado bilang lubos na mabuti, tatawid tayo sa hadlang at papasok tayo sa espiritual na mundo. Ang tanong na nananatiling bukas ay kung alin ang pinakamabilis at hindi masakit na paraan upang makilala ang ating kasamaan. Ito ay kung saan pumapasok ang Kabbalah. Ang kalamangan sa Kabbalah ay nagtuturo ito sa atin tungkol sa kalikasan ng tao nang hindi na natin kinakailangang pisikal na maranasan ang kasamaan.
Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga kabalis na hindi natin kailangan magdusa. Maaari natin pag-aralan sa halip. Sa kahulugang iyon, ang mga tao ay upang tapusin ang paglikha ng lumikha. Ibig sabihin, ay naiwasto nila ito. Dahil ang tao ay may kakayahang maging katulad ng lumikha. Ang lumikha ay ipapasa sa kanila ang pamumuno sa paglikha kapag sila ay naiwasto. Kaya ang mabuting layunin ng kasamaan ay naisa sa katuparan lamang kung ang egoismo ay nagiging pwersang nagtutulak patungo sa lumikha. Dili kaya'y na ang masama ay kasamaan. At ito ay nagbubunga ng kasamaan bilang egoistikong mga pagkilos na ipinapakita sa buong kasaysayan. Sa Kabbalah, ang salitang tama ay tumutukoy sa pagwawasto. Walang magsasabi sa iyo na kung sino ka o kung ano ang iyong ginagawa ay tama o mali. Ngunit kung ginamit mo ang pagnanais na maging higit pa sa katulad ng lumikha, pagkatapos ay nagawa mo ng tama ang mga bagay, sa mga kabalis, ang pagwawasto ay nangangahulugan ng pagbabago ng direksyon ng intensyon, na kung saan ginagamit natin ang isang pagnanais mula para sa akin patungo sa para sa lumikha. Ang lumikha ay nagdaragdag ng pressure sa atin na gawin tayong kontrolin ang ating sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang mundo ay tila naging lalong nagiging masama. Ginawa ito ng tagapaglikha sa ganoong paraan para ikaw at ako ay magsimulang itama ang mundo at ang ating sarili. Kung hindi niya ginawa ito sa ganoong paraan, ikaw at ako ay uupo sa ilalim ng puno at tayo ay kikilos para sa ating pangingitim. Bagamat mukhang maganda iyon, wala itong maidudulot sa atin ng mas malapit sa pagiging katulad ng lumikha. Kaya naman, nilikha niya tayo sa unang banda. Nais ng lumikha na tayo ay makibahagi sa sarili nating paglikha. Kung ating natatandaan na ang lahat ng ating mga kalkulasyon ay hihinto sa pagiging pasibo o balintiyak. Sa halip, sila'y magiging mga kagamitan kung saan makikipag-ugnayan tayo sa lumikha at mararanasan siya. Bawat negatibo o kasamaan na katangian sa atin ay magiging paraan sa isang layunin. Sa Kabbalah, walang ibang paraan para makipag-ugnayan sa lumikha sa pamamagitan lamang ng pagkaunawa na ang ating mga katangian ay negatibo. Sa ibang salita, ang pagkilala sa kasamaan ay ang simula ng paghahayag ng mabuti. Ang paliwanag na ito ng layunin ng lumikha ay nag-iiwan ng isang bakas na katanungan. Kung gusto niyang bigyan tayo ng kasiyahan, gaya ng sinasabi ng mga kabalis, anong mali sa isang pagiging kayumanggi kung nag-i-enjoy naman tayo? Bueno, wala namang mali dito kung iyon talaga ang gusto natin. Pero kung meron kang tanong na gumugulo sa isipan mo habang nakahiga ka sa isang beach at hindi mo na nai-enjoy ang sunbathing, kung gayon, baka kailangan mo ng mas higit pa. At marahil ang isang bagay na iyon ay ang Kabbalah. Gaya ng sinabi ni Balusalam, ang Kabbalah ay para sa mga nagtatanong kahit walang kamalayan na ano ang kahulugan ng aking buhay. Pagkatapos ng magandang pakiramdam, pagkatapos ay may mabuti pa. Sa likod ng lahat ng ating hangarin ay ang paghahanap ng kasiyahan. Ang Kabbalah ay pinaliliwanag na ang buhay ay nakabatay sa isang hangarin lamang. Ang pakiramdam na mabuti, hindi alintana kung ang magandang pakiramdam ay nagmumula sa pagkuha ng isang mas magandang trabaho, isang bagong kotse, isang magandang asawa, o matagumpay na mga anak. Kapag nagsimula kang makaramdam ng espiritualidad, binabago nito ang iyong sukat ng pagnanasa. Maaari mong simulan na makita na ang ilang mga pagnanasa ay naging mas mahalaga at ang iba ay naging mas kaunti. Sisimulan mong timbangin ang iyong buhay hindi ayon sa iyong nakikita at nalalaman mo dito sa mundo.
kung ano ang nakikita ng iyong pisikal na katawan ngayon, ngunit ayon sa mas malawak na sukat, magsisimula kang makita kung ano ang pabor sa iyo at kung ano ang hindi para sa mga susunod na henerasyon. Bilang resulta, binago mo kung paano mo ina-assess ang iyong kapaligiran. Kapag nagsimula kang mapagtanto na ikaw ay bahagi ng isang kaluluwa at na ang lahat ng sangkatauhan ay mga bahagi ng kaluluwang iyon, magsisimula ka na isipin na maaari sa iyong interes na tulungan sila. Sa madaling salita, ipinapaalala sa iyo ng kabala na tingnan ang malaking larawan. Gayunpaman, kabalintunaan na kung mas gusto mo ang espiritualidad, gayon din ay mas lalong gusto mo ang makamundong kasiyahan. Ang isang kabalis ay hindi isang tao na walang pagnanasa sa pagkain, sa sex, pera, kapangyarihan at kaalaman. Sa kabaliktaran, ang isang kabalis ay isa sa may mas malakas na makamundong pagnanasa kaysa sa nararanasan ng karamihan ng mga tao. Ngunit may pagnanais din para sa espiritualidad na higit pa sa lahat ng kanyang makamundong pagnanasa na pinagsama-sama. Ang prosesong ito ng pagpapatindi ay idinisenyo para mapaunlad katulad ng isang malakas na pagnanais para sa espiritualidad, na ikaw ay handang gawin anumang bagay upang makamit ito, kabilang ang pagtanggap sa lahat ng mga hangarin na hindi para sa espiritualidad. Ngunit upang talikuran ang mga pagnanasa, dapat mong maranasan sila. Ito ang dahilan kung bakit ipinaliwanag ng mga kabalis na mas mataas ang iyong espiritual na antas, mas malaki rin ang iyong makamundong pagnanasa. Umunlad ang mga kabalis sa pamamagitan ng pagdanas ng pinakadakilang makamundong kasiyahan at pagkatapos ay pagiging binigyan ng kamalayan na mayroon isang bagay na mas mabuti at higit sa lahat ang pinagsama-samang kasiyahan. Sa espiritualidad tulad ng sa ating mundo, nagbabago ang iyong mga pagnanasa habang ikaw ay lumalago. Ang mga naunang bagay ng iyong pagnanasa ay tila mga laruan na inihahambing sa mga bagay na hinahanap mo ngayon. Ang paghahanap na iyon sa wakas ay humahantong sa ganap na mabuti, direktang pakikipag-ugnayan sa lumikha na nakamit sa pamamagitan ng pagkakapareho ng anyo sa kanya, sa pamamagitan ng pagiging katulad niya. Isang win-win situation. Ngunit kung ang lumikha ay gumawa ng mundo upang ipagkaloob ang kanyang kagasaganaan sa mga nilikha, kung gayon ano ang mali sa pagnanais na tumanggap, lahat para sa sarili. Bakit ito itinuturing na kasamaan o egoismo? Bakit kinailangan na lumikha ng mundong napaka-diperpekto at isang nilikha na sobrang kurap na dapat iwasto? Ipinaliwanag ng mga kabalis na ang lumikha ay tumatanggap ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasiyahan sa kanyang mga nilikha, tayo. Kung natutuwa tayo sa katotohanan na ang ating pagtanggap ay nakalulugod sa lumikha, pagkatapos ay ang lumikha at tayo ay nagtutugma sa mga katangian at sa mga pagnanasa. Sa ganitong paraan, iniisip ng lahat ang kabaliktaran, hindi ng kanya, at lahat ay tumatanggap pa rin ng kasiyahan. Ito ay isang win-win na sitwasyon. Kapag ang sex, kapangyarihan at kaalaman, huwag gawin para sa akin. Kapag ang paghahangad ng makamundong kasiyahan, pagkain, sex, pamilya, kayamanan, kapangyarihan at kaalaman, ay mabigo tayo upang tuparin ang kanilang pangako ng pangmatagalang kasiyahan, ang punto sa puso ay nagsisimulang umunlad. Ito ay isang pagnanais para sa isang bagay na mas mataas. Lumalabas kapag lahat ng mayroon ang mga makamundong pagnanasa ay pinagod lamang ang ating mga sarili. Ang kabala ay nakikita ang kaibahan, ang pagnanasa para sa lumikha mula sa lahat ng iba pang pagnanasa. Ang mga pagnanasa para sa makamundong kasiyahan ay tinatawag na puso ng tao, habang ang pagnanais para sa ang
manlilikha ay tinatawag na ang punto sa puso. Ang punto sa puso ay ang pagnanais para sa liwanag. Ang lunikha ay gumigising sa loob ng egoistic na mga pagnanasa na hindi maaaring matupad ng isang individual. Nahaharap sa kawalan ng kakayahan upang masihan ang pagnanais para sa lunikha. Sa pamamagitan ng makamundong paraan, ang isang tao ay dumarating sa huling kalagay ng ebolusyon ng kagustuhang tumanggap. Kapag nangyari iyon, ang taong iyon ay kadalasang nakakaramdam ng kadiliman sa loob. Ngunit ito ay hindi dahil siya ay lumala. Sa kabaliktaran, ito ay dahil ang taong iyon ay naging mas naiwasto, umatak na mas maraming liwanag. At ang bagong liwanag ay sumisikat sa mga bagong lugar sa kaluluwa. Pero hindi dahil pa naiwasto ang mga lugar na ito, sila ay madalas na naglalabas ng madilim na pakiramdam. Kapag lumitaw ang kadiliman, ito ay siguradong senyalis na nakagawa ka ng pag-unlad at ang liwanag ay siguradong upang sundin. Sa Introduction to the Study of the Ten Sefirot, isinulat ni Balusalam na para bang ang lumikha ay lumilitaw sa tao mula sa gitna ng mga bitak ng isang pader at nag-aalok ng pag-asa para sa kapayapaan sa hinaharap. Sa Kabbalah, ito'y tinatawag na paglalagay ng kamay sa magandang kapalaran. Pagtuon sa tanong na bakit? Ang tunay na gawain ay magsisimula kapag ang punto sa puso ay bumukas. Sa Kabbalah, ang focal point ay ang intensyon. Ang mga hangarin ay lumilikha ng ating mga iniisip, ngunit ang mga intensyon ay binibigyan sila ng direksyon. Ito ay lumilitaw na lumilikha ng ating mga aksyon at sa huli ang ating buong katotohanan. Gamit ang pag-aaral ng Kabbalah, maaari tayong tumutok sa pagpapaunlad ng mga intensyon na nakakaapekto sa katotohanan sa paraang nag-aangat sa atin upang maranasan ang mataas na daigdig, ang lumikha. Sa science ng Kabbalah, ang pag-iisip ay ang intensyon dahil ito ay ninuno nito. Sa isang regular na buhay, ang pag-iisip ay ang mga pagsasaalang-alang na ginawa ng pagnanais na makatanggap. Ang pagnanais na makatanggap ay nang sarili nito ay hindi masama. Ganyan, ikaw at ako ay nilikha. At kapag ginamit ng tama ito, ay kapakipakinabang sa atin at sa lumikha. Ang intention kung saan ginagamit natin ang ating pagnanais at kung saan dapat natin ituon ang ating atensyon. Sa simpleng salita, dapat tayong magkaroon ng kamalayan kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa, kung ano ang gusto nating makuha mula rito, at kung kanino tayo gustong masiyahan na nakararanas ng kasiyahan, ang ating sarili o ang lunika. Ang intensyon na ito ay lilikha ng isang plano sa gawain, isang kaisipan, at ang mga kaisipan ay gagawing tukuyin ang ating buong katotohanan. Kaya ang tanging bahagi na nangangailangan ng pagkukumpuni sa katotohanan ay ang ating mga intensyon. Kaya nga sinasabi ng mga kabalis na anong gagawin mo ay hindi mahalaga kung ano lang ang nilalayon mong makamit sa pamamagitan nito. At ang susunod na seksyon ay magdidetalye tungkol diyan. Ang pagsama sa lumikha. Ang layunin ng lumikha sa simula ay gawin ang kumpleto ang pagnanasa. Gayunpaman, ito ay nangyayari lamang kapag ang iyong layunin ay kahawig ng katangian ng lumikha ng pagkakaloob sa pamamagitan ng iyong malayang pagpili. Nangangailangan ito ng pagbabago ng iyong kalooban para sa kasiyahan sa sarili tungo sa kaloobang mapaglugdan ang lumikha. At ang lumikha ay nalulugod kapag nakuha natin ang kanyang mga katangian. Kapag nakuha mo ang layuning ito, ang pagnanais na magsaya ay nagiging katumbas ng kagustuhan ng lumikha na magbigay. Dalhin mo ang iyong sarili sa pagiging perpekto sa pamamagitan ng tamang paggamit ng iyong tanging katangian, ang pagtanggap ng kasiyahan.
Ito ay isang pagbabago sa layunin. Isang pagbabago sa layunin ng iyong mga aksyon at hindi ng iyong mga mismong pagkilos. Ang baguhin ang layunin ng pagnanasa ng isang tao ay may kasamang tatlong yugto. Pag-iwas sa paggamit ng pagnanasa sa orihinal nitong anyo. Ihiwalay mula sa iyong pagnanais na tamasahin lamang ang mga hangaring iyon na magagamit mo upang bigyang kaluguran ang lumika. Pagwawasto ng intensyon ng mga karapat-dapat na hangarin at pagkamit ng pagkakapareho sa lumika sa mga hangaring iyon. Sa kabala, ito ay tinatawag na pagsasama sa lumika o ang pagtuklas sa lumika. Sa espiritualidad, tumalikod ka sa pagtingin sa larawan ng katotohanan ng pinanganak ka. Sa halip, makilala mo ang mga pwersa na nagpinta ng larawan. Makikilala mo ang artist nito. Nakakakuha ka ng kakayahang kumonekta sa mga pwersa na lumikha ng larawan at sa huli upang pamahalaan ang mga pwersang iyon. Magsisimula kang maunawaan kung paano ang katotohanan ay ginawa. Ito ay para sa lipunan, sa kabuuan, gayon din sa mga individual. Ngayon, marami sa atin ay ang nakatapos na ng level 1 to 4 at tayo ngayon ay magsisimula sa level 5, ang spiritual na antas. Ito ay isang panahon na kapag gusto ng mga tao na malaman kung para saan sila nabubuhay. Ang ating susunod na episode ay gagalugarin ang mga pangunahing punto sa ebolusyon ng kabala at ang kanilang pagkakatugma sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kabuuan ng episode na ito ay mayroong limang antas ng pagnanasa. Pagkain at kasarian, kayamanan, kapangyarihan, kaalaman at espiritualidad. Ang tanging matutupad lang natin ay ang huli. Pangalawa, ang kasaysayan ay talagang isang kwento ng pagtaas. Walang kabusugang mga hangarin. Ikatlo, ang iyong mga negatibong katangian ay magdadala sa iyo na makilala ang lumikha. Kaapat, ang pagnanais para sa higit pang makamundong bagay ay kinakailangang humantong sa mas malaking kawalan dahil ang ating tunay, walang mali na pagnanais ay makilala ang lumikha. Kalima, ang intensyon ay ang pwersa na nagtutulak sa kinalabasan ng mga aksyon, ang layunin sa likod ng pagkilos. Hanggang sa muli, ng Kabbalah Podcast, the Filipino version, maraming salamat.